Ako po si Jennery Pearl Paras, nakatira sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang aking anak ay si John Rafael Balagat. Ang kanyang sakit ay autism or is autism spectrum disorder. Yan ang hinahing ni Nanay Pearl para sa anak niyang si John Rafael Balagat. Dapat po siyang mag-therapy, occupational saka speech therapy, 3 times a week po. So ngayon, meron po siyang therapy na ginagawa. Minsan po, 2 times a week. Minsan, nakakaskip kami kasi medyo kinakapos. Matinding pagmamalang kinakailangan ngayon ang kanilang anak dahil talagang mahirap explainin minsan o unawain ang gusto ng bata na merong autism. Noong una, may napansin naman kami dun sa occupational niya, may improvement naman kahit papaano. Ang kaso nga lang po, dahil nga medyo hindi namin na susundan ng, kumbaga, sunod-sunod yung days na may therapy siya, hindi nga masyadong nade-develop. Yung tantrums niya from 1, biglang tumataas lang, biglang nagwawala talaga. So hindi na... aligan na. Mauntog ka dyan. Kailangan talaga tiyaga at hinding pasensya at pagmamahal. Alam natin ang mga batang ito ay mayroong ibang mga gifts o mga talento. O yung learning capabilities po niya is very delayed, napakabagal po. Yung kahit ibigyan mo siya ng isang task, hirap na hirap po siyang gawin. So ayaw niya may nangingialam, gusto niya paulit-ulit. Yung mga laruan, hindi niya kayang laruin sa tamang way. Kahit ipakita mo sa kanya, ayaw niyang sundin. Kumbaga, parang may sarili siyang mundo. Alam natin na ang paggamot at pag-ayuda sa mga batang merong autism ay napakamahal. Minsan ay kinakailangan hindi lamang tutukan yung kanyang pag-aaral, meron kinakailangan shadow teacher lang o meron tumututok na ibang teacher. Mahirap po siyang pakainin, napaka-picky po niyang pakainin kasi imbis na nakakain siya ng mga prutas, gulay, ganyan. Ang kinakain lang niya frozen. Eh minsan ayoko naman puro frozen kasi hindi naman talaga maganda sa bata ang puro frozen. So ang ginagawa ko, gatas na lang ng gatas or tinapay po. Kung hindi po maipoprovide yung occupational or speech therapy sa kanya, ang pwede po maging mangyari yung paglaki niya po. Siyempre lahat naman po tayo may pangangailangan sa buhay. So hanggang yung pag-iisip niya, ganun. Hindi siya makaka-develop or hindi siya makapagtrabaho ng maayos, hindi siya makakapag-aral sa normal school kasi nga hindi niya kaya makipag-communicate, tapos hindi rin niya magawa yung mga normal na ginagawa ng bata. Pero ano nga ba itong problema ng autism spectrum disorder? Alamin natin yan sa ating kasamahan si Camille. Camille? Autism Spectrum Disorder ay isang kapansanan sa pag-unlad na sanhi ng mga pagkakaiba sa utak. Ang mga taong may ASD ay kadalasang may mga problema sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan sa lipunan at mga pinaghihigpitan o paulit-ulit na pag-uugali o interes. Ang mga taong may ASD ay maaari ding magkaroon ng iba't ibang paraan ng pag-aaral, paglipat o pagbibigay pansin. Simple lang po ang pangarap ko para sa ano ko Alam ko naman po na ang autism is lifetime, so gusto ko siyang lumaki na kahit papaano normal, makapag-aral siya ng maayos sa normal school kasi ang pinapasukan niya ngayon is puro therapy lang. Sira para pag hinalo mo siya sa mga bata, minsan kasi dinadala namin siya sa palaruan, talagang hindi siya makikipaglaro, siya lang mag-isa. So ang kailangan talaga is regular na therapy para sa mga batang may autism. Eh, napakahirap din tutukan dahil sa occupational and speech therapy, katulad ng para kay Rap-Rap, lagi na may miligro yan dahil sa kinakailang extra income yan eh.
Dahil yung kanilang kinikita mag-asawa eh. Tawag ganun. Now you see it, now you don't. Pag lumalabas naman po kami, yun po kasi yung daddy niya nagdadrive ng motor. Parang mabilis siyang matuto sa mga, parang gusto niya mga gulong-gulong, mga ganyan. Makikita namin gusto niya nagdadrive din. Gusto niya sa, ano eh, laging nasa labas. Marami na tayo na-encounter ng mga batang merong ganitong problema sa kanilang kaisipan. Karamihan sa kanila, merong mga talents na kakaiba at mga henyo yung iba. Tinuturuan ko po siyang ma-discover yung talent niya sa pamamagitan ng paggagabay sa kanya. Tayo mo dyan, tayo. Tayo. Ang sabi po kasi sa occupational therapy, so kailangan ipagpatuloy sa bahay. Pag sa bahay na po, tinuturuan po namin siya na mag-drawing-drawing, ganyan. So, yung mga blocks, yun po yung ginagawa niya lagi, nililinyan yun, yan, yan. Green! Ano si Mami, oh. Wow! Ayaw dumikit. Wala po siyang, hindi po namin siya madala sa occupational. Sa bahay po dito, tinuturuan po namin siya yung maglaro ng normal, nilalabas-labas na lang po para kahit papaano hindi siya naiinip. Napansin po namin sa kanya, pag lumalabas siya ng bahay, parang na-amaze siya sa labas. So, parang ayun, yun na lang po yung kasiyahan niya. Pag walang therapy, tinuturuan namin siyang magsulat, ganyan. Yung mga blocks, yun po yung favorite niyang laruin dati. Ngayon, hindi. Paiba-iba po kasi yung mood niya. Tinatry namin siya na magsulat kasi para maano yung kamay niya. Kasi yung grip niya sa mga may autism, hirap na hirap po sila sa mga grip. May grip lang sila pag galit, ganyan. Pero yung normal na magsusulat, ayaw po niya talagang gawin. Yun po. Sa kabila ng sitwasyon ni Rob, laban lang yung maghanap at hindi sila sumusulat. Nagtataga ang mag-asawa sa kanilang online selling. Ginagawa po namin ngayon, nag-online-online business po ako ng mga diaper para po kahit papano po makatulong po sa therapy niya. So ayun, kaya minsan hindi ko masabi na may pang-therapy kasi nga pag kunyari wala masyadong benta, ganyan, hindi po siya makapag-therapy. Pag okay naman yung kita, ayun, nakakapag-therapy siya. Yung tatay naman po niya, pag may nagpapadrive, ganyan. Ayun, magdadrive po, doon po kami nakakuha ng kita. Siya po yung nagde-deliver pag may mga order, ganyan. Nasasama itong pusa. Ang kadalasan na lang po ginagawa namin para, parang tinuturing na lang namin siya na normal. Kumbaga, hindi namin iisip na may autism yung anak. Pero syempre, nandun pa rin sa isip namin na doble ingat dapat. So, ang ginagawa na lang namin, yun nga, pag lumalabas po, dun siya masaya eh, sa paglabas-labas niya. Pag nagde-deliver po, kasama siya minsan. Para sa mga lais, magpadala ng tulong para kay Rabram, nasa screen natin ang ating bank account. Pwede rin kayo mag-donate sa pamamagitan ng GCash o sa pamamagitan ng Shopee. Sa Shopee, research lang mga kapwa ko, mahal ko, para makapag-donate kayo gamit yung kanilang donation vouchers. Pwede rin kayo mag-donate sa pamamagitan ng ating website. Dadyayin kami sa www.kapwako.org. At para makasiguro kayo dun sa tinutukoy ninyong gusto mapunta ang inyong tulong, ilagay ang pangalan ng bata, si John Rafael Balagat.